Good morning mga kabisyo. Today is Sunday mga kabisyo. So first time ko itong may experience kung paano gamitin ang aking bagong Twitter Storm 2.0 mga kabisyo. So ayan yung bago kong carbon na bike. So carbon loading mga kabisyo. So samahan nyo ako kung ano yung mga na-experience ko dito sa aking bagong makakasama sa ating kapadyak. Ito na, samahan nyo ako sa aking experience. Okay, intro, pasok! So ito mga kabisyo, ilalock ko yung ating lockout system. So ito, ipo-pull down ko na. So ayan, pull down natin. So ayan, kita nyo naman nahilo yung ating kable. So ibig sabihin yan, hindi na maglalaro yung ating yung ating fork. So parang rigid na siya mga kabisyo. So ngayon parang naka-rigid na. Okay lang naman kasi ito, straight lang naman ang ating hindi naman siya trail. So pwedeng-pwede ito mga kabisyo, lalong-lalo na kung packet ka, tatayuan mo yung aakyatin o yung uphill. So tamang-tama ito mga kabisyo. O kaya magre-rematic ka. So tamang-tama na ilock mo yung lockout system niya mga kabisyo. So para hindi uuga-uga o maglalaro yung shock niya mga kabisyo. So ayan, yun yung isang gamit niya mga kabisyo. So ito mga kabisyo, kung ikukumpara mo yung aking ginagamit dati na Kisto Elite, yung timbang niya is 21 kilos as compare to this new one na carbon. So 12 kilos lang siya, so mas magaan siyang ipedal. Tapos 1x13, yung gamit ko last ay yung 3x11 sa Kisto. So mas tingin ko mas magaan ito ngayon kasi relatively pati sa weight. So mas magaan siyang ipedal mga kabisyo. Pagkatapos ng ating dabilan ride experience, eto naman dito sa aking bike to work. Eto, samahan nyo ako sa aking experience dito sa aking bagong Twitter Storm 2.0. So ito ngayon mga kabisyo, experience natin ngayon yung uphill. Gamit ngayon yung ating bagong kapadyak. Ito yung magiging kasama natin sa mga bawat bisyo natin ngayon, si Storm 2.0, Twitter Storm 2.0 mga kabisyo. So ito, magaan siyang ipedal mga kabisyo. Sarap dahil mas magaan siya compare doon sa ginagamit ko before na alloy. Ngayon carbon na siya. So dati kasi yung ginagamit ko 21 kilos lahat, ngayon nasa 12 kilos lang. So 9 kilograms yung difference. Sarap ipedal mga kabisyo. Ma'am, uphill tayo mga kabisyo dito sa Zigzag Road sa Mabuhay. Yun mga kabisyo, napansin ko nga pala habang nagbabike to work ako, napansin ko yung preno ko sa ulihan hindi ganong kumakagat. Pero yung preno ko sa front, malakas ang kapit niya mga kabisyo. So sana baka bago lang ito, pero tingnan ko mamaya pag ginamit ko kung okay na ang preno ko mga kabisyo. Stay tuned! Ito mga kabisyo, samahan nyo naman kami ni Kabisyo Leon. Aahong kami ng San Jose GMA Cavite. So ito, ire-review ko ulit ang aking bike experience dito sa ating bagong kapadyak na si Storm 2.0. Ito mga kabisyo, testingin ko naman yung packet dito sa San Jose, dito sa GMA. Tama ko si Kabisyo Leon. Testingin niya rin yung kanyang frame na bago. Carbon din. So ngayon nasa pangatlong cogs. One by yung gamit ko, nasa pangatlo, kaya pa. Apat. Lima. Yan. Ito ta. Patarik ng patarik to eh. Patarik ba? Parang patarik na rin. Pinapatag lang yung mga nito eh. Matatarik eh oh. 7.
Wala na, tinayo na ako. Oo, ayan. Wala mong kumamaya din ang downhill namin. Mga kabisyo, may issue ako dito noong first day ko sa preno. Doon sa likuran ko. Pag namreno ako, parang dumudulas. Pero ngayon, napuna ko na. 1 week na sa akin. Okay na yung preno niya. Parang nung bago lang talagang madulas yung likuran. Pero yung harapan ko, malakas talaga. Talagang titilapon ka mga kabisyo. Pag namreno. Hindi na. Pero talagang ano. Ayan. Sa 7. Pang 8. Pagkaya sa 7 ulit. Mas matarik na to. Doon sa alo. Oo. So yan, na-testing ko na. Mas ano, magaan siya. Compare sa dati kong ginagawa na Pisto Elite. 29er pareho. Pero ang frame nun, medium. Ang frame naman ang ginagamit ko ngayon, small na Twitter Storm 2.0. So ito, masubukan yung ano ngayon, yung ating downhill. Kasi nga may issue ako before sa ano, ito yung front. Pre-frame ako, malakas ang ano, braking power. Ulit. Okay. Pre-frame siya. Yung likod ko, ito, ayan, likod ko. O, tayo lang kumakain din siya ngayon. O, isa pa mga kabisyo. Preno ulit. Ayan, talagang ano, maganda na yung pagpreno ko ngayon. Yung power, yung braking power niya, malakas na. So, kasi meron akong napalad na mga review na hindi nga raw maganda yung ano, yung preno when it comes dito sa likod niya. Itong Tektro na preno niya. So, sa akin wala nang issue. Unlike nung una kong gamit, experience ko talaga, akala ko hindi nakakagat yung preno. So, siguro pag gagalang parang pagbago, talaga madulas ba siya. Pero ito, downhill na kami mga kabisyo. Kumakayod na yun. Ah! Downhill tayo. Wisho talaga ang ano, yan na po yung review natin dito sa bago kong bago natin makakasama sa kapadyak, si Critter Storm 2.0. Siya na yung magiging kasama ko. So, kamusta naman natin yung ano, yung dati ninyong kabisyo yung nakakasama. So anyway, binigay ko nga pala yung si Gisto Elite sa aking pamangkin. So, panoorin nyo pa rin ang video, nandito siya. Pasok, video. Ayan ang mga kabisyo. Kay sa pamangkin ko nagbibigay bike ko na matagal ko nang kasama. Kurt, ano sabi mo? Salamat po sa so susunod, siya na yung makakaride ko. So mag-practice ka muna at saka mag-training. At mag-aaral ka ha. Okay. Opo. Mga kabisyo, ito na. So test ride mo muna. Maraming salamat mga kabisyo sa pagtunghay nyo sa aking bike experience sa ating bagong kapadyak na si Storm 2.0. Outro, pasok!